Hanggat di raw nagbubunga ang mga pagbabagong itinatutupad sa Department of Agriculture, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy niyang pamumunuan ang kagawaran bilang kalihim nito. Ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. Kanina may tinanggap ang gobyerno na mahigit 780 million pesos na halaga ng urea fertilizer na donasyon ng China. Ipamamahagi ito sa pamamagitan ng voucher sa 160,000 rice and corn farmers sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabar Zone. Isa pang ipinanukalang gawin para tulungan ang mga magsasaka ang pagtatayo ng malalaking imbaka ng palay at mais. Sa pulong kasama ang Private Sector Advisory Council on Agriculture, iniutos si Pangulong Marcos na pag-aralan ito ng DA. Ayon pa sa Private Sector Advisory Council o PISAC, makatutulong ng husto ang mga istasyong ito para magkaroon tayo ng 30-day buffer stock na malaki raw ang mayaambag sa pagtitiyak ng food security ng bansa. Ayon sa PISAC Agriculture Group, ginagawa na ang ganitong sistema sa China, Amerika at India. Aabot sa 170 billion pesos ang maaaring gastusin para sa proyekto na pwedeng itayo sa pamamagitan ng public-private partnership. Ang ilang magsasaka sa Nueva Ecija, pabor sa rekomendasyon ng PISAC. Kung hindi mamamanipula ng mga malalaking trader at talagang yung mga small farmer ang makikinabang, okay siya. Sa palagay ko po, makakatulong po siya. Iminungkahi rin ang PISAC ang pag-i-issue ng malinaw na polisiya sa pagtatakda ng lugar para lang sa commercial fishing. Dagdag pa ng PISAC, dapat ay palawigin ang terms of licenses to operate sa fish farming area, pagsusulong ng katatagan at pangmatagalang pamumuhunan sa naturang sektor. Definitely, since we are on the same page of improving the production of our producers, as in also including yung pag-increase ng kanilang income, then suggestions like this are well taken. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.